Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating COVID Bible School. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay minsanan at sapat para sa lahat. Minsanan at sapat para sa lahat. Meron ba kang kilalang tao mga minamahal na napakahirap ma-please? Bawa po inyong boss, inyong customer, o kahit asawa. Kahit pong anong gawin nyo, parang kulang pa rin. Buti sa mga minamahal, ating isipin, ganun po ang Diyos ukol po sa ating kaligtasan at kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mali po nabasan niya po niyo sa Biblia, lalo po sa Batanatipan, sa Old Testament, na marami silang mga handog na inialay sa Diyos, tulad ng mga hayop. Ngunit po, ito ba mga bagay ito ay hasapat po para sila ay maligtas? Hindi po. Ay nga po sa Hebrews chapter 10 verse 1, ang kautusan ay anino lamang at hindi po lubos na, hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa magitan ng mga hando na inialay taon-taon. Tayo po sa verse 4 pa, dagdag pa roon, sapagat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapawi ng mga kasalanan. Kimanal ang pag-aalay po ng mga hayop at ang pagbuhos sa kanilang dugo ay ano na lamang mga minamahal, shadow lamang at larawan, parang simbol lamang ni Kristo na nag-alay ng buhay at nagbuhos sa kanyang dugo para po sa ating kaligtasan. At hindi doon ng mga hayop ang kanya pong pag-sacrifice sa atin ay sapat minsan para po sa lahat at pagwalang hanggan. Ay nga po sa verse 10, tayo ay ginawang banal ni Kristo sa magitan ng minsanan at sapat na paghahandog ng kanyang sarili. Sa verse 12 po, si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan. Sa verse 14 po, sa magitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap. Magpakailanman ang mga pinapaging o pinaging banal ng Diyos na tayo po yung mga Kristiyano. Kaya mga tayo po yung magpasalamat, tayo magpuri sa Diyos, dahil nga po niya tayo kailangan gumawa para maligtas, niya tayo kailangan mag-alay ng ulit-ulit para maligtas, sapagat po ang ginawa po ni Kristo na minsan lamang ay sapat para po sa ating lahat. Maraming salamat.